guys, me Jig Steve and welcome to another anime figure unboxing. And as you can see guys, marami tayong box dito, no? So marami tayong pick up. Just random pick up guys, Naruto, DBC and One Piece. Usually guys, yung mga random pickups ko is hindi ko na ginagawa ng ano ng unboxing, but nagkasunod-sunod kasi and naipon na sila. So sabi ko why not gawa ng ano ng figure haul guys. And meron ditong isang latest release na mamaya makikita nyo guys and i-unbox natin. But bago natin simulan tong video na to guys, is if you're new to my channel, I hope you can support Jigs TV by subscribing to my channel and ringing the notification bell para laging updates mga in-upload Jigs TV, kasi malaking tulong yun guys sa paglago na aking channel. So road to 4K na ako guys, baka naman tulungan nyo si Jigs TV mabot yung 4K bago matapos yung taon guys, no? But okay, so simulan na natin tong unboxing na to guys. So unahin natin tong isang manipis na box na to. So tatabi ko lang to guys na para medyo maayos yung ating table. So first box, slim box guys, no? So buksan natin siya, kuha natin yung ating cutter. Tingnan natin kung ano tong figure na to. Alright. Okay. So maangas na figure to. So tanggalin natin itong box. So isa siyang One Piece figure guys na medyo kamahalan and loose lang yung kaya kong bilhin, no. So sobrang mahal na ito sa market. So ito siya guys, isa siyang One Piece gold figure na exclusive na gold figure guys na Luffy. Yan guys, yung normal version na to is napakamura, but yung gold version guys is sobrang mahal nito. Yan siya guys, One Piece gold na figure Luffy. Yan guys. And loose lang yung kaya kong bilhin guys kasi nga sobrang mahal. And ito lang yung kanyang Daisa, normal Daisa, no guys. So ang tahir niya focus. Yan, okay. So first figure natin is a Luffy figure gold guys. So baba natin to, sana wag magasgasan. Yan, so next is itong slim box na to guys. Ito naman buksan natin. So tingnan natin kung ano to. Let's see. Alright. Okay, so meron dito. Okay, so hindi ko alam kung ano to kasi naka-bubble wrap guys. So babalan natin itong box. Magkakalat tayo ngayon guys. So isa siyang, ano to? Okay, so alam ko na to guys. Isa siyang DBC figure. Teka, tanggalin natin itong sa plastic para makita nyo. So, isa siyang Trunks figure guys na hindi ko alam kung nakita nyo na to. And wala kasi na itong I think international release. Parang dito lang yung version na to sa Japan, no? And yung normal version na to meron sa international. So, isa siyang ano, Trunks figure resolution of soldiers. Teka, nakabalot. Kahit ako sa inyo. So naastigan ako sa figure na to guys, yung resolution of soldiers, kahit malaki, kahit maliit lang sila kasi iba yung kulay nila. Kasi nakita nyo kulay itim guys, di ba? So maangas tong figure to. So I think yung iba sa inyo is first time lang makakita ng ganitong figure and sinisimulan ko na silang i-collect guys. So meron na ako nitong Goku and Vegeta. Yan guys. So ngayon naman si Trunks and mahirap hanapin to guys yung Trunks nito. And medyo may kamahalan din siya. So loose lang din and wala na kasi akong makita ng MISB kasi medyo luma na yung ano yung figure na. And ito guys is Daisa lang to, round base. Pakita ko sa inyo para magkaroon ng image. So hindi natin siya bubuksan guys kasi baka humaba yung video. So second figure natin is Trunks na Resolution of Soldiers. And magbukas tayo ng isang malaki guys. Ito medyo malaki. Buksan natin to, ano to. So medyo parang napakalawsan ng packaging na ito ah. Okay, so paano ba to? Okay. So meron tayong bagong new release. Okay, so isa siyang, baba natin to. Papakita ko sa inyo. So last week lang to na-release, siguro November 26 yung na-release guys. Isa siyang My Hero Academia figure guys na
show to. Yan guys, Amazing Heroes Volume 15 guys, show to Todoroki. So gagawa natin to ng ano ng separate video guys. So abangan niyo sa channel. So ito siya guys, ating third Amazing Heroes Volume 15. Wow, ang ganda guys, nakaka-excite ano. Buksan show to Todoroki. Yan, show to Todoroki. The Amazing Heroes Volume 15. So abangan niyo guys yung pag-upload ko ng ano unboxing nito guys. Okay. So babaan na natin 'to. Yan third unboxing natin is Shoto Todoroki. So ito isang malaking box. Nabalot na balot. Oh my goodness. Oy. Damn. Mga pinapahirapan nito. Ano to? Okay. Wait lang. Lalabas lang natin siya. So, ang dami ko ng kalat. Hirap na naman ako magdinis na ito mamaya. So, itong figure na to, guys, is Naruto figure. Tabi lang natin to. Kalat kasi, guys. Yan. So, hindi sa akin to, guys. Para sa anak ko to. And, isa siyang vibration star na figure. So binili ko to kahit luma na kasi paborito ng anak ko si Itachi guys. So sa Naruto paborito niya si Itachi. Ano ba? Ay, ang hirap ano yun. Damn, ang dami support. Bubble wrap support. Oh my goodness. Ito siya guys. Damn, dami ka ng kalat ah. So ayan. Isa siyang Itachi figure na vibration star. So I think nalabas to last year yata. And meron akong magandang concept na gagawin ito. Actually hindi lang pala ako. So naisip namin to ni ano ni Mr. Po Toy Paucha Toy Collection. Sorry Lord, lagi ko na nakakalito kasi yung ano yung ano mo yung YouTube channel mo. So naisip namin ni ano Paucha Toy Collection na kaibigan ko. So nagkaroon kami ng concept na figure na to na Itachi is gagawa namin siya ng ano ng custom base tsaka ano na merong ano na 3D printed na ano na ano na susano sa likod. So kung makakuha ako ng image ilalagay ko diyan guys. So custom base tapos nasa gitna tong Itachi na nakapaloob sa 3D printed na susano. So parang ano 'di ba, para siyang racing pero maganda. And ano yung i-regalo ko sa anak ko. So, wag niyo sasabihin sa kanya, ano, atin lang 'yon, guys. So, ayan, guys, pang-apat, guys, is Itachi figure. Ang ganda kasi nitong Itachi na 'to, nagaganda na. And medyo mahal siya, guys. Medyo mahal na rin 'tong figure na 'to, no. So, astig. Nangangati na akong buksan pero hindi pwede. Sa kanya kasi 'to. Okay, so babaan natin 'yan. And last box, guys. Last box. Buksan natin 'to. Daming tape! Oh my goodness! Tape over tape! Puro tape! Kainis! Damn! Okay. Okay, so pasensya na kayo guys. So nakalagay pa siya sa kanyang wala siyang box, okay. So, ano lang siya. Loose na siya ito. Loose na. Okay. So, isa siyang... okay. Ano siya? Isa rin siyang, ano, Resolution of Soldiers na, ano, na Gohan naman, guys. Yung Young Gohan. So, ano pa siya, guys? Wala lang yung box, pero sealed pa to sa kanyang, ano, bubble wrap, no? So, labas natin yung ulo and pakita natin sa inyo. Okay. So, bulagay natin yung kanyang ulo, guys. Wow! Ang angas. Sobrang angas, guys. Alright. Ang ganda, guys. So, ito siya, guys. Isang Young Gohan na Resolution of Soldiers Black Edition, no? So, wala na silang ginagawang ganito, guys. Teka, nahihirapan mag-focus. Ang hirap mag-focus, ah. Yan, so yan siya guys. So, nahihirap kasi yung post kanina. So, kasi negro eh. May team guys. So, yan siya. Isa sa
yung Gohan Resolution of Soldiers, no? So, meron na akong apat na ganito, guys. And, meron na akong ano, Goku, Vegeta, and yung kanina yung Trunks, and eto. So, kulang na lang natin yung Teen Gohan and si Mr. Satan. No? Sana makakita ko. Kasi sobrang hirap na talaga nila hanapin, guys. Kasi luma na to, eh. And medyo may kamahalan na din. But, pag nabuo nyo sila, guys, napaka-angas, no? So, hindi na sila naglalabas ng ganito. Yung nilalabas nila is parang gray na lang. Hindi na yung ganito talagang black. Pero, para sa akin, ang astig nila, guys. Astig. Ang ganda. Okay, guys. So, this is it para sa ating figure haul, guys. Maraming salamat sa mga nag-tune in. And nakita nyo naman yung aking mga pick-up. No? So, comment down below kung may mga first time kayong nakita ang figure sa figure haul na ito. And abangan nyo, guys, yung ating review ng ating Amazing Heroes Volume 50 na si Shoto na i-release ko din siguro mga 2 days after nitong video na to. So, maraming salamat, guys. Kung di pa kayo nakasubscribe kay Jigs TV, so if you can subscribe to my channel, and please like and share this video, guys. So, maraming salamat, guys. This is Jigs TV signing off, and I'll see you on the next unboxing or vlog. So, let's go!